Hello mga ka-Olkans, welcome back ulit sa channel natin. Ayan, oh, may dumating na naman. Unbox natin. 1, 2, 3, go! Ting! Isang ROG Strix Helios. Ang ibig sabihin niyan, CPU case. Alright, so, i-unbox natin, no? Pero, ito kasing CPU na to, no? Is galing pa siya sa US. Ayan, so ang tagal nito dumating, almost 1 month. Ay, wala kasi dito sa Philippines yan eh. Meron pero out of stock na. So, ayan. Ngayon, i-unbox natin. No, before the unboxing, kailangan secure muna yung alcohol. Para ayan, no, para i-sanitize natin yung box, kasi syempre guys, lagi nyo tandaan, no, yung ating problema ngayon sa pandemic, kailangan, okay, laging safety first. Ayan. Kanina, pag dumating yan dito, mga around, 3 p.m. So, sanitize natin ulit kasi baka may problema. Alright, so matanggal lang yung virus. Pinabilaran ko na sa araw yan. Okay, para matanggal talaga yung lintik na virus na hindi na natapos-tapos. Okay, so dito sa gilid niya, ito yung kanyang specification. Ayan. So yan, meron siyang dimension na 250mm. Yung millimeter niya width. Saka ang kanyang height is 591. Yung dimension niya is 565. So ito guys, no, medyo mabigat itong ano na to. Itong case na to kasi medyo ano to, mid gaming na kasi yan, na CPU yan. So sa CPU pa lang, oh ayan, oh, 18 kilo na. So mabigat siya, sobra. Okay, so yan. Yung mga kasama niya, yung mga fan niya, yan. Yung mga cable niya, kung paano mo i-route, nandiyan lahat. So yan, marami naghahanap nito sa Philippines, no? So yan. Ang problema, kaubusan. Alright, so yan, box natin. Nandito kami sa baba. Sa kasi ito sa dati pinag-unboxan ko ng lugar, medyo masikip na eh, kaya dito na lang mo tayo. At saka medyo malaki kasi yung box, sobrang laki. Yan, alright, so yan. Siyempre, tawagin natin ang ating blade. Wuching! Oh, so careful yan. So yan, unbox natin ha. Fresh na fresh. Matawa yung aking mga audience. So yan. Careful lang, baka may matamaan ha. Patay tayo dyan. So alright. Tingnan natin kung okay na. Pwede na ba? Ayun. Alright. So, yan. Okay, yan. Okay. So, first thing, ano to? Hindi ko rin alam. Tingnan natin. So, buksan natin. O, ano ba laman nito? Ah, yung mga takip niya sa likod. Saka yung mga lagayan ng mga SSD o HDD mo na pwede mo ilagay dito sa likod niya, no? So, yan. Okay. Then, next. Sa likod, ano, okay, yung mga lagay mo ng mga VGA mo doon, PCIe, ayan, okay, so yun ang kasama niya. Test, next, yung mga ano niya, mga tools niya, mga screwdrivers doon sa motherboard po, dito sa CPU. So yan, pero pag bumili ka naman ng motherboard, minsan may kasama naman na, so ito yung mga extra lang. Ayan, mahalaga yan guys, huwag niyong tatapon niya basta-basta, no? Ang hirap maghanap niya, kahit ganyan lang yan. Okay, next. Ibal laman nito. Ah, yung manual. Siyempre, hindi mawawala yung manual. Ayan. Manual ng ROG. Okay? Para pag nag-build ka, eh, maintindihan mong mabuti. So, ayan. Bubuksan natin. Tanggal mo na yung foam. Ayan. So, ayan. Siyempre, pag ROG, lagi silang maganda, no? Nakadamit pa. So, ayan ang problema ngayon, no? Okay? So, wait. Hawakan mo nga muna aking assistant.
sa inyo spray natin. Sprayan natin ulit kasi delikado eh. Yan, kasi galing sa USA, nandun yung maraming virus. Ay, bigat. Okay, so yan. Move. Konti, wait lang. So, yan. Check natin ngayon kung paano mo. Oops. Medyo mabigat siya talaga. Sobra eh. Okay. So, yan. Okay. Ang technique kasi talaga nito, babaliktad muna eh. Dapat talaga sa ilalim yung sa ano. Wait lang. Baliktarin natin. Pause mo lang yan sa'yo. Ayan, ikot ka. Okay. So, buksan natin dito kasi medyo mabigat nga, sobra. So, yan talaga yung power magbukas ng box. Pag sobrang bigat lang, kasi dapat sa ilalim siya dumaan. Okay, sa case natin ito medyo mabigat. Okay. Cameraman. So, yan. Yung box niya. So, open natin eh. Tingnan natin kung ito ba yung likod. Feeling ko, ito yung likod. Ito yung pinakailalim niya. So, hindi. Ito yung ma-check. So, check mo natin. So, careful. Okay. Tama nga, yun yung likod. So, ayan. So, ayan, no? Ito na, open na natin yung cover niya. Hindi talaga tinitipin ni ROG yung mga cover nila. Alright, ayan. 3, 2, 1, go! So, ayan. Okay. Baka na ito yung... So, ayan. Alright, so, ayan yun. Ayan, medyo malaki siya na. So, glass yung sa harapan niya. So, ayan. So, ito yung power switch button niya. Okay? So, yung lead, yung mode, yung color, type C. So, ito yung may mga extra siya na cable. Meron na rin siyang shortcut, no? Sa USB, another ulit. So, USB. Reset. Yung fan. Control. So, nasa labas lahat. So, yan. So. Ayan siya, guys. Hindi natin siya matetesting ha, kasi wala tayong power supply. Yung power supply kasi na in-unbox ko before yung Thor, ay ilagay ko na doon. Ayoko kasi tanggal kabit. Baka masira eh. So, yan. So, pati yung kapila niya, glass din. Yan. Glass din sa so kaliwat. Puro siya puro on glass pero bigat. Ayan. So sa likod. Ayan. Ang kinaganda lang dito sa case na to. Dahil. Ano wait lang. Buksan natin. Kinagandahan kasi sa case na to. Ayan na so. Ito all kinds no. So pag bubuksan mo yung glass. Yung iba kasi na linalabas ng audio yung kinuha ko doon sa case ko. So may screw siya dito. Ito naman ngayon bago wala na. So yan. Pipinutin mo lang yan. So yan. Mas pinakamadali yung buksan. Kaya pawak ako. Yan. So tingnan natin yung loob ha. Okay. So careful kayo sa glass pag pinababa. Kasi pag nabasag yan, problema.
Yan. So may tatlo siyang fan. Ang kulang ko nakikita niyo. Tatlong fan yan, RGB lahat yan. Okay? So tatlong fan sa harapan niya. Tapos isang malaki dito. Yung pa-out. So kinagandahan nito sa pinakaiba nito at kinagandahan. Pag yung tour ang gamit mo na PSU, so makikita mo yung digital. Unlike doon sa ginawa natin na isang video, wala. Kaya hindi mo siya makikita kahit ilagay mo yung tour kasi hindi siya glass yung sa ilalim. So ito maganda. Kaya gusto ko tong case na to eh. Kaso nga lang, yun na nga. Hindi ko man ikakabit. Kasi antayin ko yung ibang kumbil. Dahil diba yung remember yung isang Intel natin na nagkamali ako ng bili. So plano ko, magbuo ulit ng isa. At ito yung gagamitin. Pero, for the meantime, slow down lang muna kasi medyo pricey yan mga yan eh. So yung budget ko lang, pang isang computer lang sana. Kaya yun, medyo matatagal na build niyan. Hopefully soon. Yan. So yan mga ko all kinds. Itaw niya na. Unboxing ng ating ROG, no? Sorry mga ko all kinds, may pahabol lang ako sa gilid, no? So yung sa gilid pala niya, so yan, natanggal din. Yan, yung glass niya. So, baka mo muna, baka mabasa ulit. Baka mabuti na pag mo. Yan. So yan, makikita mo dyan, may ano siya eh, tawag ito. Meron siyang cable management. Unlike sa ibang mga CPU, wala siyang cover. So pag naglagay ka ng mga cable mo dyan sa mga power supply, kung saan saan yung mga cable na ilalagay mo, maganda yung pagkalagay niya. Kasi hindi siya litaw eh. Tago siya kaya kahit na glass pa siya dito. So hindi siya yung makalat tignan. Naka-secured lahat yung wiring. Yun ang kinagandahan sa kanya. Kaya solid ito. Itong case na to. So yan mga ka-all kinds. No? Inad ko lang to kasi ngayon napansin eh. Ayan. Okay. So saan pa? So yan. Meron din siyang cover pala dito sa taas na sa fan niya yung screen. Ayan na kung gusto mong tanggalin yan. Yan. Kasi dito may lalagay yung ano mo eh. Yung sa CPU, yung sa CPU pan na mo. Ay, motherboard. Yan dyan may lalagay. So, kung may mga extra-extra ka. Alright, so. Okay, yun lang hinabol ko. Thank you very much for your watching again. Bye!